liit na mata, naka-hyperextend by birth. The airway. Okay? Maganyan siya ngayon. Kasi di ba nag-perform kayo ng five abdominal thrust? Bago tayo ng five kaya, box slaps. Nag-five abdominal thrust, the tendency of the horse, four, five. The object in your pharynx, the abdomen is large. Kaya lang, probably, it's too late. Huwag naman na sobra. Walang ganunan ha. Kaya, possibly, nasa mount na walang ganun. So, pag nag-unconscious na siya, number two, walang component kay baby. Tapos, i-check-check ninyo yung baby. Kay baby. Saka yung ilong. Number three. So, paano i-check-check? Walang kakayo. Of course, open airway by head tilt. Kasi kung nanay kayo, at nakita nyo nakakayura ng kung ano ang likod ng baby nyo, baka lalo kayo magwala. Kaya ako ini-emphasize yung ganung klaseng care. Remember, pag yung magulang hysterical na at nasa crowd, baka kayong mabugi ng crowd. Okay? O di kaya may kaaway kayong kapitbahay, chismosa, newspaper ng buong barangay, na pagkalat na na ikaw ang kumatay sa bata. Kaya handle with care sa baby. Okay, back slaps. 1, 2, 3, 4. Walang gaganito ha. Halo. Baka nung inanak ni nanay, biloba ulo, naging flat. Hindi na tuloy makakapag-semical mo si baby. Okay? Again. 1, 2, 3, 4, 5. Kung walang upuan yun, ganun. Pero kung may upuan, which I allow tomorrow dahil nakakapagod niya, make sure na mababa ulo ni baby. Ayan. Di ba kasi sa ganyan ka? Wala na. Huwag na mababa. Make sure na mababa, ha? Parang hindi ka rin mapagod. Pasok ng baabo. Mababa. Okay? Tapos, we perform back, five back slaps. Perform tayo five back slaps. Pag pinitihaya si baby, pila mo yung mupa. Baka mamaya, nandun na yung nilulok na jolene o kung ano man. Ito-turn ngayon natin si baby for chest thrust. Paano? Same thing lang sa paghawak sa harap, ganun din ang hawak sa likod. Parang mirroring image lang ng kamay nyo sa harap, sa likod. Kung nakaganyan kayo sa harap, kaganyan din kayo sa likod. Yan. Diba? Okay, again. Wala ang gagawa ng ganito, ha? Ipatulad ko si baby. Wala ang ganun. Tapos, pwede yung ganitong style. Ipatulad ko si baby dito. Then, do chest thrust. Pwede naman yung ito. Then, do chest thrust. Okay. Sa akin lang, walang gagawa yun akong ginawa na mabilis. Kasi pag sinina-shaken yung baby, baka magkaroon tayong ragdag baby syndrome. Alam niyo rin, ha? Kung natatandaan niyo yung nangyari sa katulong, sa Hong Kong, ginanong-ganong niya yung baby. So, na-check na niyo yung mouth? Diba? Walang gagawa so, check niyo yung mouth. Paano? Turn mo si check baby. Yung mouth, ha? When you check the mouth, dapat yung forearm mo na dalawa, ikiklip si baby. Pag sinagin yung mouth, ayan na, alis na ninyo yung ano. Na madiin. Sasabihin namin. Suporta lang. Okay, alis na ninyo. Perform finger sweep. Dapat evenly ha. Ilikot nyo yung ganyan. Okay. Yan, nakita nyo na, diba? Hindi ko na finger sweep sa katawan ng baby. Hindi ko ginanyan. So, pag nalis na, since unconscious pa siya, titingnan ninyo kung siya yung kung iniisip baka dumulas. At least pag dumulas, may grip ka agad ako. Okay? Yan. Then, titingnan ninyo yung papakinggan ninyo. Yung gagawin. Papakiramdaman ninyo. At titingnan ninyo yung bibig ay yung chest niya. Alam ko may gaganito ha. Tama. Walang gagawin sa ipo lang, baby. Tama na yung sangka pa. And then your index finger and your thumb should meet halfway in between. Tignan ng chest. Yan, yan. So, tama. Yung line na yon is your nipple line. So, ang order, you have to count one breath below the nipple line.
one finger press, for one finger press 5 to 10 seconds. O sige, bilang. Ang bilang, people line. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Finger mo, ibig sabihin, wala siyang hinga. Ring finger. So, pag walang hinga, anong gagawin? Yung thumb at saka yung index finger mo, tanggalin mo. Give to initial breath. Ang matitira dalawa. Hindi pa breathing ang tawag dyan. Okay. So, ganyan. Pag-ventilate kayo, make sure